siya si Wade Wilson, ang tinaguriang Deadpool killer. Noong 2019, sa loob lamang ng ilang oras na pagitan, binugbog nito ang kanyang nobya at pinatay ang dalawang babae nang walang dahilan. Excited nitong ikwinento sa kanyang ama ang brutal na detalye ng pagpaslang. Noong 2024, nang humarap ito sa kanyang trial, mabilis na kumalat sa social media ang larawan at videos nito. Tadtad ang mukha nito ng tattoo at nagmistulan nitong si Joker. Dumagsa ang fans nito online na nagsumamo sa judge upang isalba ito. Paanong nagawa ni Wade ang sunod-sunod na krimen sa loob lamang ng ilang oras? Paano nito natakasan ng ilang beses ang batas sa bigat ng kaso nito? Kaya't kunin ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Wade Wilson Murder Case. October 7, 2019, binulabog ang bayan ng Cape Coral at Fort Myers, Florida ng mga serya ng violenting krimen. Ilang 911 calls ang natanggap ng pulisya ukol sa nangyayaring domestic violence sa harap ng isang spa. Pagkarating ng otoridad sa nasabing lugar, dinatna ng mga ito ang isang bugbog saradong babae. Kinilala itong si Melissa Montanes, 41 years old, ang may-ari ng spa. Ikwinento nito ang buong pangyayari na humantong sa kanyang sitwasyon. Naganap ito halos isang araw lamang bago ang pambubugbog. Ayon kay Melissa, nang nakaraang gabi, gumimik ito sa Buddha Bar kasama ang kanyang boyfriend na nagngangalang Wade Wilson, 25 years old. Noon ay pinahabili nito sa nobyo ang susi ng kanyang sasakyan dahil wala itong dalang pitaka. Paglalim ng gabi, nagyaya si Wade na magpunta sa bahay ng isang kaibigan para sa isang recreational drug use. Subalit tumanggi si Melissa dahil hindi nito kilala ang sinasabi nitong kaibigan. Dahil rito, isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawa. Sa gitna ng argumento, nagpaalam si Wade na may kukunin sa sasakyan. Palihim naman itong sinundan ni Melissa. Subalit laking gulat nito nang biglang humarurot paalis ang nobyo dala ang kanyang Hellcat. Dali-daling tinawagan ni Melissa ang kaibigan si Amy upang sunduin ito sa kanyang spa. Noon ay nagpa siya itong magpalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan. Dahil sa pagod, agarang nakatulog si Melissa. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, nakita ni Melissa sa kanyang cellphone ang sunod-sunod na missed call mula sa numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Maya-maya pa, tumawag muli ang numero at natsyempuan itong sagutin ni Melissa. Nasa kabilang linya ng telepono ang kanyang nobyong si Wade. Nagsisisigaw si Wade habang sinasabi kay Melissa na tagpuin niya ito. Ang tanging nasa isip noon ni Melissa ay imitap ito upang bawiin ang kanyang sasakyan at tuluyan ang tapusin ang kanilang lumalalang relasyon. Dahil sa takot mula sa history ng pang-aabuso at paggamit ng bawal na gamot ni Wade, nagpasama si Melissa kay Amy na makipagkita kay Wade sa isang pampublikong lugar para na rin sa suporta at sa kanyang kaligtasan. Pagkarating sa kanilang meeting place sa napagkasundo ang oras, isang sasakyan ang pumarada sa kanilang harapan. Isang itim na Nissan Versa. At ang driver, si Wade. Hindi na ang Hellcat ni Melissa ang minamaneho nito. Noon ay batid agad ni Melissa na mayroong hindi tama. Walang ano-ano, pinipilit na siya ni Wade na sumakay sa sasakyan. Subalit wala itong anumang balak na sumama sa nobyo. Sa galit, hinaras at sapilitan siya nitong hinihila papasok sa loob ng Nissan. Habang si Amy naman ay pinagbantaan nito na huwag makialam. Pilit nagpupumigla si Melissa at itinaas ang kanyang mga kamay upang hindi ito may tulak ni Wade papasok. Kaya naman lalo itong nag-alboroto. Hinila nito ang damit ni Melissa sa puntong halos mapunit na ito at saka siya nito sinunggaban at pinabagsak sa lupa. Sa pagkakataong yun, wala nang magawa si Melissa, isang 5'2 at may timbang lamang na lampas 100 pounds sa laki at lakas ni Wade na may taas na 6'6. Walang awa siya nitong pinagsusuntok, sinampal at sinakal. Labis ang pagmamakaawa noon ni Melissa, subalit walang pakialam si Wade.
Patuloy ang pananakit nito hanggang sa makarating ang mga ito malapit sa may hagdan ng spa, kung saan ilang witness ang nakasaksi ng harapang pambubugbog kay Melissa. Marami sa mga ito ang sabay-sabay na tumawag sa 911. Habang sakal sa leeg, sinusuntok ni Wade ang walang kalaban-labang nobya sa ni upang dumugo ang ilong nito. Tumagal pa ito ng ilang sandali. Alam ni Melissa sa kanyang sarili na sa oras na may sakay ito ni Wade sa sasakyan ay wala na itong chance ang mabuhay pa. Kaya naman ginawa nito ang lahat upang mapahaba ang oras nito habang hinihintay ang tulong. Hanggang sa magawang makawala ni Melissa sa mga kamay ni Wade. Tumakbo ito sa kalapit na business upang magtago. Doon na dumating ang mga pulis, bagamat hindi na inabot ng mga ito ang suspect na si Wade. Ipinagpatuloy ng mga ito ang pagkuha ng pahayag kina Melissa at Amy, pati na rin ang iba pang mga saksi. Ayon kay Amy, 6 na buwan pa lamang silang magkarelasyon ni Wade. Tumira umano ang mga ito sa iisang bubong sa kanilang unang 2 buwan hanggang sa makulong si Wade ng sumunod na 3.5 months. Bagamat may mga naririnig na si Melissa mula sa iba tungkol sa abusive behavior ni Wade, hindi niya ito ininda ng mga panahong yun dahil maayos naman ang pakikisama nito noong una. Subalit ang katotohanan, lingid sa kaalaman ni Melissa, si Wade ay isang habitual offender. Paulit-ulit itong gumagawa ng kriminal na gawain na humantong sa lampas 20 pag-aresto na kinabibilangan ng iba't ibang kaso gaya ng trespassing, panluloko at physical abuse. Sa patuloy na interview, lumalabas na hindi lamang ito ang unang pagkakataon na masangkot sa away ang couple na Melissa at Wade. Katunayan, sa simula pa lamang ng relasyon ng mga ito noong spring ng 2019, sobrang toxic na nito. Ilang linggo pa lamang magnobyo at magnobya, nakapag-report agad si Melissa ng physical at sexual abuse laban mismo sa nobyo. Isa sa mga insidenteng ito ay nang umusok si Wade sa galit dahil sa isang text message sa phone ni Melissa. Sa isang pangyayari, nang nasa punto na ng paghihiwalay ang dalawa habang nasa sasakyan, tinangka ni Melissa ang tumakas. Ang suot lamang nitong pambaba noon ay palda at wala itong underwear. Nang makawala sa sasakyan, tumakbo ito sa kalsada nang halos wala ng saplot. Sa huli ay naabutan pa rin ito ni Wade. Sinakal siya nito hanggang sa mawala ng malay, saka tinalian ng cord ang kanyang kamay at nilagyan ng blindfold bago iuwi sa isang bangka. Doon ay pinagsamantalahan siya nito bilang isaumanong leksyon. Dahil rito, nakulong si Wade. Subalit kinalaunan ay binawi ni Melissa ang kasong isinampa rito. Kaya naman matapos ang isang buwang pagkakakulong ay nakalaya rin ito. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang hiwalay na kaso, muling nagpabalik-balik noon sa kulungan si Wade. Pero sa kabila ng pagkakakulong, nanatili ang kontak sa isa't isa ni na Melissa at Wade. Binigyan ito ng second chance ang nobyo nang makalaya ito. Isang malaking pagkakamali na pinagsisihan ni Melissa. Matapos ang brutal na pambubugbog ni Wade kay Melissa noong October 6, patuloy siya nitong kinontak. Minsan upang makipagkasundo at minsan rin upang magbanta. Dahil rito, nakipagtulungan si Melissa sa mga otoridad na gumawa ng plano upang mahuli ang tulisang si Wade. Bilang bahagi ng kanilang entrapment, inalok ni Melissa ang nobyo na tagpuin nito sa Joe's Crab Shack parking lot na malapit lamang sa kanyang spa. At sumang-ayon naman ito. Pagkarating ni Wade sa spa, agad itong kinumpronta ng isang officer. Nang kausapin, tumanggi itong lumabas sa kanyang sasakyan o ibigay ang kanyang susi. At maya-maya pa, makalipas ang ilang sandali, nagawa nitong takasan ng pulis. Dahil sa maaaring kapahamakan na maidulot sa publiko kung hahabulin ito, nagpa siya ang mga pulis na hayaan ito noon at sa halip ay bumuo ng bagong plano. Hanggang sa kinalaunan, isang 911 call ang natanggap ng mga ito mula sa isang nagngangalang Joshua, ang may-ari ng printing company na Matter Graphics. Ayon kay Joshua, isang dating katrabaho ang lumapit sa kanya upang humingi ng tulong. Wala itong damit pang itaas habang ang suot nitong sweatpants ay duguan. Kapuna-puna rin umano natanggal ang ilang ngipin nito. Nakumpirmang ang taong tinutukoy ni Joshua ay ang taong kanilang hinahanap, si Wade.
Galit umano ito at nagpapanik nang sabihin kay Joshua na kailangan ito ng tulong upang agarang makaalis sa kanilang lugar sa pamamagitan ng eroplano o kaya ay bus. Laking gulat ni Joshua nang biglang isiniwalat ni Wade na nakapatay umano ito ng tao. And what exactly was he saying to you? He said he killed people and he rolled up someone in a carpet or bedding or whatever it was. Sinubukan niya itong pakalmahin at ipinaramdam na hindi ganoon kalala ang sitwasyon. Binigyan niya ito ng sigarilyo, saka humingi ng ilang sandali at sinabing babalikan niya ito. Nang makalayo kay Wade, dali-daling nag-report si Joshua sa 911. Subalit nang dumating ang mga pulis, huli na ang lahat. Muli na namang nakawala si Wade. Iniwan ito ang sinasakyang black Nissan Versa. Nang suriin ng mga pulis ang loob, natagpuan ng mga ito ang ilang bakas ng dugo. Napag-alaman rin ng mga ito na ang sasakyang ito ay nakaregister sa isang nagngangalang Christine Melton, 35 years old. Noon ay higit na naalarma ang mga pulis. Nadiskubre ng mga ito na si Christine at ang may-ari ng numerong ginamit ni Wade upang tawagan si Melissa kamakailan ay iisa. Kaya naman agad na kinontak ng mga ito ang pamilya ni Christine. Sinabi ng pinsan nito na si Samantha na hindi pa niya ito nakikita. Sa halip, itinuro nito ang best friend ni Christine na si Stephanie na maaaring may alam kung nasaan ito. Nang kausapin ng mga pulis, ikwento ni Stephanie ang araw kung kailan huli nitong nakasama ang kaibigan si Christine. Ayon rito, noong gabi ng October 6, nagtungo silang magkaibigan sa Buddha Bar. Doon ay nakilala ng mga ito ang dalawang lalaki, sina Junior at Jason. Una pa lamang umano ay nagkapalagayan na ng loob sina Christine at Junior. Tumambay ang apat ng ilang oras hanggang magsara ang bar. Pagkatapos ay itinuloy ng mga ito ang kasiyahan sa bahay ni Jason. Habang nagiinuman at nagyoyosi sa labas ang apat, nagpas siya umanong umalis sina Junior at Christine. Sa puntong yun ay may nangyayari na umano sa dalawa. Lumalabas na si Junior ay walang iba kundi si Wade. You know, Christine and JR seemed to be interested in each other. Christine were having sex pretty quick and getting to it, and me and Stephanie, I think, went out back. Kinaumagahan, umalis na sina Christine, Stephanie at Junior sa bahay ni Jason. Sunod na nagpunta ang mga ito sa apartment ni Christine. Bandang alas 6, kinailangan ng umalis ni Stephanie upang ihatid sa eskwelahan ng kanyang anak at pumasok sa kanyang trabaho. Kaya naman naiwan ito sina Christine at Junior. Pero bago ito, siniguro muna ni Stephanie na komportable ang kaibigan na makasama ng solo si Junior. Bago tuluyang umalis, hinalikan at niyakap ng mahigpit ni Stephanie ang kaibigan at sinabing kukontakin na lamang niya ito. Pagsapit ng hapon, tinawagan ni Stephanie si Christine, subalit hindi ito sumasagot. Noong una ay pinagpalagay nito na pagod ang kaibigan mula sa kanilang night out, kaya naman hinayaan niya ito. Subalit makalipas ang ilang oras, ilang beses niya itong sinubukang kontakin muli, ngunit bigo pa rin ito. Hindi na niya mahagilap si Christine. Noon ay malakas na ang kabog ng dibdib ni Stephanie. Kaya naman tinawagan na nito ang pinsan ni Christine na si Samantha. Gaya nito, nag-aalala na rin si Samantha sa kanyang pinsan. Kasama ang mga pulis, tinungo ni na Stephanie at Samantha ang apartment ni Christine. Pagkarating, bumungad sa mga ito ang yellow tape na nakapalibot sa tahanan nito. Patay na si Christine. Natagpuan ang bangkay nito na nakabalot sa isang comforter. Puno ito ng pasa sa kanyang mukha, braso at katawan at may namamagang mga mata. Indikasyon ng bayolenteng pinagdaanan nito. Putol rin ang mga kuko nito. Nagpapakita kung paano ito pilit na lumaban sa kanyang attacker.
Nang mapagkonekta ang pag-atake kay Melissa at kamatayan ni Christine, mabilis na natukoy ng mga pulis ang suspect na si Wade, ang taong siya ring huling nakasama nito. Ang sasakyan na Nissan at numero ni Christine na ginamit ni Wade at ang pag-amin nito ng pagpaslang ng tao kay Joshua ang nakapagkumpirma na ito ang salarin. Subalit ng mga panahong yun ay nawawala pa rin ito. Batid ng mga pulis na kailangan nilang magmadali sa paghahanap dahil anumang oras ay maaaring gumawa muli ng krimen si Wade. Hanggang sa matunto ng mga ito ang kanyang biological father na si Steven Testaseca. At noon ay ilang critical na impormasyon ang nakuha ng mga ito mula rito. Ayon kay Steven, nakausap nito ang anak at humihingi ito ng tulong. Nasasangkot umano ito sa isang krimen kaya kailangan nitong makatakas sa lalong madaling panahon. Diretsahan itong inamin sa kanya na nakapatay ito ng tao. Noong una ay hindi agad pinaniwalaan ni Steven ang sinabi ng anak dahil sanay itong gumawa ng mga kwento. Subalit nang paulit-ulit na nitong sabihin ng pagpatay, napagtanto ni Steven na seryoso na ito. He just told me, you know, he did something, there was two people gone that would not be back. He said, I'm a killer. You know. Did he refer to in a derogatory term? He said, I choked that bitch. Ayon kay Wade, pinaslang nito si Christine habang ito ay natutulog. Plano umano nitong itapon sa ibang lugar ang katawan nito, subalit hindi niya ito mapagkasya sa trunk ng sasakyan dahil naninigas na ito. Kaya naman iniwan na lamang nito roon si Christine at ninakaw ang kanyang sasakyan. Mula sa pag-amin sa ginawang pagpaslang kay Christine at pambubugbog kay Melissa, doon lamang napag-alaman ng otoridad na may isa pang biktima si Wade. Si Diane Ruiz. Si Diane ay isang 43-year-old mother of two na noon ay nalalapit ng ikasal sa kanyang fiancé. Nagtatrabaho ito bilang bartender sa Moose Lodge. Kailanman na hindi pa nito na-miss ang kanyang shift sa loob ng 5 taon. Kaya naman nang hindi ito sumulpot sa trabaho, nagtaka na ang kanyang mga kasamahan. Nag-cross ang landas nito at ni Wade matapos ang pagtakas nito mula sa pag-asulto kay Melissa at pagpatay kay Christine. Ayon kay Wade, nadaanan nitong naglalakad sa kalye ang biktimang si Diane na noon ay papasok sa kanyang trabaho. Tinigilan nito ng sasakyan ni Wade at saka nagpanggap na naghahanap ito ng direksyon papunta sa school. Nilinlang nito si Diane na pumasok sa kanyang sasakyan. Hindi pa man nakakalayo, agad nitong sinakal si Diane. Nang maramdamang hindi na ito humihinga, sa kanya ito tinigilan. Pagkatapos ay naghanap ito ng pagtatapunan ng katawan ni Diane. Nang ilalabas na ang bangkay sa kanyang sasakyan, napagtanto ni Wade na tila humihinga pa ito. Kaya naman upang tuluyan ang wakasan ng buhay ni Diane, ibinaba niya ito at saka sinagasaan ng ilang beses hanggang sa magmistulan umano itong spaghetti. He said that he pulled her out of the car and realized that she was still breathing. So what did he tell you he did when he realized she's still breathing? He said he got back in the car and ran her over until she looked like spaghetti. Ayon kay Steven, tila proud at excited si Wade habang ikinekwento ang brutal nitong pagpaslang. When he talked about these two people who were no longer with us and that he was a killer, did he show any type of remorse? No, ma'am. Matapos ang buong confession nito, kinuha ni Steven ang address ni Wade upang padalhan umano ito ng Uber na susundo sa kanya. Subalit paraan lamang niya ito upang matunto ng kinaroroonan ng anak at ma-report sa mga pulis. Noon ay nagtatago si Wade sa isang bahay na nilooban nito. Wala ang may-ari ng naturang bahay noon at nag-out of town. Sa puntong yun, naipasa na ni Steven sa mga pulis ang buong impormasyong ibinulgar ni Wade sa kanya. Wala nang sinayang na panahon ng mga otoridad. Agad na kinuha ng mga ito ang pahintulot ng may-ari ng bahay na pinagtataguan ni Wade upang sugurin na nila ito. Nang marating ng mga pulis ang lokasyon ni Wade, na-corner na nila ito. Sa pagkakataong yun ay hindi na nito nagawang makatakas pa. Bago sumuko, humiling si Wade na kausapin ang kanyang ama. Nang araw na yun, sa wakas ay naaresto na si Wade Wilson matapos ang 3 araw nitong pagtatago.
Samantala, natagpuan ang bangkay ni Diane Ruiz 3 araw matapos itong paslangin sa isang liblib na kakahuyan. Halos hindi na ito makilala. Habang patuloy ang investigasyon, hindi pinahintulutang magpiansa si Wade mula sa kanyang iba't ibang kaso na may kaugnayan sa pang-aabuso, pagpaslang, pagnanakaw at panluloob ng bahay. Isang buwan nang lumipas noong November 2019, formal nang nasampahan ng kaso si Wade sa pagkamatay ni na Christine at Diane. Habang hinihintay ang kanyang trial, patuloy na nasangkot si Wade sa iba't ibang gulo. October 2020, nagtangkang tumakas ng kulungan si Wade. Isang note ang natuklasan na ipinasa nito sa isang kapwa inmate. Nakasaad rito ang pagnanais ni Wade na tumakas at ang address kung saan ito pipick-upin. Agad na ipinalam ng nasabing inmate ang planong pagpuslit ni Wade, pati na rin ang naririnig nitong ingay na tila tunog ng pagpukpok na nagmumula sa selda nito. Nang magsagawa ng inspection, natuklasan ng jail staff na tanggal na ang frame at may crack na ang bubog ng bintana ni Wade. Kaya naman noon ay nadagdagan ang kaso nito ng attempted escape at criminal mischief. Bukod pa rito, sa ilang pagkakataon habang nakakulong, nakitaan si Wade ng droga na nagdulot ng karagdagan na namang kaso rito ng smuggling. Sa kabila ng kaliwatka ng kasong kinasangkutan, kumpiyansa si Wade na linisin ang kanyang pangalan. Noong 2023, sa unang pagkakataon, humarap si Wade para sa kanyang camera interview mula ng masampahan ng kaso. Noon ay pinanindigan nitong siya ay inosente at nag-plead ng not guilty. Bakas ang pagiging confident nito sa kanyang mga videos. Mabilis na kumalat sa social media ang pangalang Wade Wilson dahil sa pagiging kapareho ng pangalan nito sa main character ng Deadpool. Pero bukod sa pangalan, maraming mga babae ang na-attract at nagpakita ng pagkahumaling kay Wade dahil sa anyo nito nang magsimulang ilathala ang mga pictures nito online. Katunayan, umabot sa halos 4,000 love letters ang natanggap nito habang nakakulong. Kalaki pa ng ilang sulat ay ang mahahalay na larawan ng kanyang fans. Ayon sa otoridad, kinailangang i-reject ng mga ito ang halos 200 malalaswang photos na isinend para kay Wade. Kinalaunan, sunod na tinadtad ng sulat ng mga tagahanga ang judge na hahatol kay Wade. Naglalaman ito ng pakikiusap at paghiling ng mga kababaihan na huwag patawan ng kamatayan ng kanilang idolo. Noong 2019, tanging sa leeg lamang makikita ang mga tattoo ni Wade. Subalit nang humarap na ito sa trial noong 2024, makalipas ang 4 taon, balot na ang mukha nito ng tattoo. Nagmistulan itong si Joker dahil sa tattoo nito sa kanyang bibig. Sa kanyang trial noong June 10, 2024, inihayag ng depensa na ang mga aksyon na ginawa ni Wade ay impluwensya ng drugs at alkohol. Hindi umano nito sinadya ang mga pagpaslang. Dagdag pa ng mga ito, may sakit rin umano si Wade sa pag-iisip. Kinontra naman ito ng prosecution na nagsabing lahat ng nakasama ni Wade ng gabing mag-bar ito ay pawang gumamit ng droga at alkohol, subalit hindi naman gumawa ng krimen. Premeditated at aware umano si Wade nang isagawa ang murder. Alam nito ang kanyang ginagawa, gaya na lamang ng pagnanais nito na matakasan ng batas sa pamamagitan ng paghahanap ng paraan upang makakuha ng tiket ng bus at eroplano. Idiniin rin ng mga ito ang pagyayabang ni Wade sa kanyang mga pagpaslang kung saan detalyado nitong ikwinento ang brutal na pagpatay sa kanyang mga biktima. Malinaw na kalkuladong murder ito. Matapos ang 2 oras ng deliberation, lumabas na ang hatol. Guilty para sa 6 na charges. 2 counts of first degree murder ni na Christine at Diane, first degree murder, grand theft, battery, burglary at petty theft. Bukod pa rito, nahaharap rin si Wade sa iba pang kaso. Una nang ineschedule ang pagpataw rito ng sentensya noong July 23, 2024, subalit ilang beses itong na-delay. Namatay ang abogado nito at nagkaroon ng conflict of schedule sa mga expert mental health witness. Kaya naman nagkaroon ng bagong petsa ng sentencing. Magaganap ito sa parating na August 27, 2024.
Samantala, noong June 2024, inirekomenda ng jury ang sentensyang death penalty para sa bigat ng kaso ni Wade. Sa paparating nitong sentencing, doon pa malalaman kung mahahatulan ito ng judge ng kamatayan o kaya naman ay habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Sa kasalukuyan, patuloy ang petisyon ng mga taga-suporta ni Wade upang maisalba ito sa kamatayan. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay. Huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.